Magalak tayong lahat, si Hesukristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya, Panginoon ang nakirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Hesukristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na aluwa akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kagandahang loob, pinabubuti mo ang masama at ginagawa mong maging banal ang mga dating alibugha. Makapiling ka nawa namin sa lahat ng iyong ginagawa. Makapiling ka nawa namin sa iyong mga handog na kusa. Ang iyong mga pinabuti ay huwag nawang magsawa sa pagiging matatag sa banal na adhika. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumindig si Pedro at sinabi sa mga apostol at sa matatanda, "Mga kapatid, nalalaman ninyo na noong nakaraang mga araw, hinirang ako ng Diyos upang ipangaral sa mga hintil ang mabuting balita at sila naman ay sumampalataya. At ang Diyos na nakasasaliksik ng puso ang nagpatotoo na tulad natin, sila'y tinatanggap niya nang pagkalooban sila ng Espiritu Santo. Iisa ang tingin ng Diyos sa kanila at sa atin. Lilinis din niya ang kanilang puso sapagkat nanalig sila kay Jesucristo. Bakit ba marunong pa kayo sa Diyos? Ba't ninyo pinapasan sa mga lagad ang isang dalahing mabigat na hindi natin pinapasan ni ng ating mga magulang? Sumasampalataya kayo
at naligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Hesus. Gayun din naman sila. Tumahimik ang buong kapulungan. Nakinig sila kina Bernabe at Pablo habang isinasalaysay nila ang kababalaghang ginawa ng Diyos sa mga hintil sa pamamagitan nila. Pagkatapos, si Santiago naman ang nagsalita. Mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Katatapos pa lamang isalaysay ni Simon ang unang pagkatawag ng Diyos sa mga hintil upang sila rin ay maging bayan niya. Ayon sa hula ng mga propeta, pagkatapos nito ay babalik ako at muli kong itatayo ang bumagsak na tahanan ni David. Muli kong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho upang ang Panginoon ay hanapin ng ibang tao ng lahat ng bansang tinawag ko upang maging akin. Gayon ang sabi ng Panginoon na nagpahayag sa mga bagay na ito mula po noong una. Kaya't ang pasyakoy, huwag nating ligaligin ang mga hintil na lumalapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kakain ng anumang inihahandog sa Diyos-Diyosan. Huwag makikiapid. Huwag kakain ng hayop na binigti at ng dugo. Sapagkat mula po noong unang panahon, ang kautosan ni Moises ay binabasa sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamahinga. At pinangaral ang kanyang salita sa bawat bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas. Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginoon ay papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas. Awitan ng Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw, ang ginawang pagligtas ay banggitin. Kahit sa ay pahayag ng poon ay dakila, sa madlay pinahayag ang dakila niyang gawa. Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas. Panginooy siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sa limbot ay matatag na, kahit ito ay ugain, sa paghatol sa nalika, lahat ay pantay sa paningin. Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia. 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 Ang tinig ko'y pakikinggan nang kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos,
mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Mga kapatid, kagaya ng aking nasabi nung nakaraan, ang misa ng ating alas 5 ng umaga ay marahil dito sa simbahan, pinakakaunti, pero sa ating online, mga mass goers, ito ang pinakamarami dahil marami tayong mga kababayan, kadiboto, hindi lang dito sa bansa, sa buong mundo ang nakikisa sa ating pagdiriwang. Sa ibang bansa, itong oras na ito ay tamang-tamang oras lang para sa kanila. Samantalang dito sa atin sa Pilipinas, isa ito sa mga pinakamahirap na oras pa para magsimba. Pero sa kanila, malaking tulong ito. At ito ang nais gawin ng simbahan ng Quiapo. Bago pa man magpandemya, ang simbahan ng Quiapo ay meron ng online mass. Sapagkat ninanais din nating maabot pa ang mga kababayan natin sa iba't ibang lugar, sa ibang bansa, upang makaisa natin sa ating pagdiriwang. At marahil masasabi rin natin na isa ito sa mga makabagong paraan din ng pagpahayag, evangelization. Kaya nga laging pinapaalala ang social media, ang mga makabagong teknolohiya ay hindi natin dapat inaabuso. Ito ay mayroong pang mas mataas, mas mabuting purpose, meaning. At yan ay ang gamitin natin sa pagpahayag pa sa mas marami. Kaya nga sa ating unang pagbasa, narinig po rin natin ang mga alagad, lalo na si Pedro, pinapaliwanag sa kanila kung bakit kinakailangan din nilang mangaral sa mga Hentil. Ang ating pananampalataya hindi dapat exclusive, hindi lang private, na sana tayong lahat matutunan din nating maibahagi sa iba, maibigay sa iba ang pananampalataya natin kay Kristo. Yun ang tunay na diwa ng pagiging alagad. Hindi yung tayo-tayo lang, hindi yung sa akin lang. Sila rin, sana makasama natin. Kaya nga si Kristo sa ating ebanghelyo, sabi niya, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo. Ito ang isa sa mga napakagandang paalala at habilin ni Kristo sa kanyang mga alagad. Tandaan natin, sa Linggo, ipagdiriwang na ho natin ang pag-akyat ni Kristo sa langit. Kaya nga sabi niya sa huling bahagi, sinasabi ko ito sa inyo upang ang aking kagalakan ay maging kagalakan din ninyo. Aalis na ako. Iiwan ko na kayo. Pero ayokong maiwang kayong nalulumbay, nahihirapan. Darating ang Espiritu Santo. At ano ang dahilan kung bakit tinuturo ito ni Kristo sa kanyang mga alagad? Sapagkat nais niyang huwag kayong maiwang nagkakanya-kanya. Watak-watak. Hindi yan ang dapat maging asal, pag-uugali, pag-iisip ng mga alagad. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, alam kong isa yan sa mga pinakamatinding tukso. Ang makalimot tayo na hindi lang tayo ang nangangailangan. Ang makalimot tayo na sana sira rin
gumaling, maging maginhawa, makaraos, maligtas. Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, simulan natin ang bawat araw ng buhay natin, hindi lang sa paghahangad natin na tayo ay mabago pa, hindi lang na tayo ay magdasal, na tayo ay maligtas. Natutuwa ang Diyos kapag nakikita kang nagdadasal. Pero mas natutuwa ang Diyos pag naririnig kang nagdadasal din para sa iba. Nawa, araw-araw, hindi lang natin maalala ang Diyos, kundi maalala rin natin ang ating kapwa na inihahabilin, ipinagkakatiwala ng Diyos sa atin. The best way to be grateful is to be generous. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sinabi ni Kristo, kung mamamalagi kayo sa akin at mamamalagi sa inyo ang mga pananalita ko, hingin ninyo ang anumang loobin nyo at magkakagayon sa inyo. Manalangin tayo ng may pagtitiwala dahil sa mga salita niyang nakapagpapasigla ng loob. Ang ating pong itutugon, Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang ating simbahan, naway maging isang tunay na pamayanang namumunga ng pag-ibig at kapayapaan, manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga hindi sumasampalataya, naway makakilala sa Diyos sa pamamagitan ng pag-iibigan ng mga Kristiyano, manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga mag-asawa, naway maging tapat sa kanilang pag-ibig sa isa't isa, na nagpapatunay sa kanilang pananampalataya bilang Kristiyano, manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga may sakit, naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at manatiling kaisa ni Jesus kahit sa kanilang pagdurusa, manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga lumisa na sa buhay na ito, naway magdiwang ng walang katapusan sa tahanan ng Diyos sa langit, manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan habang ipinagdarasal po natin ang mga katutubo, ang mga bilanggo, ang mga walang sapat na makain at mabuting tirahan, ang mga biktima ng iba't ibang kalamidad, trahedya sa ating bansa. Ang lahat ng may sakit, ang mga nag-aalaga sa mga may sakit, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa ibang bansa, sa malayong lugar, para sa kanilang pamilya. Ama naming mapagmahal, dinggin mo po ang aming mga panalangin at puspusin mo ang aming mga puso ng iyong pag-ibig upang makapamuhay kami sa paraang kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain
mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin, pagpapala na aming hiling. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mong ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay saring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mahukbo, napupuno ang langit na at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala
sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumaon nating mahal sa buhay. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban na po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na gumawa ng mabuti at maging mabuti. Pagbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Hesus Nazareno. Siya ang tunay mong kailangan. Siya ang tunay mong kayamanan. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sino man sa akin nananahan, mananahan din ako sa kanya. At kung siya'y mamunga ng masagana, siya sa amay nagbigay ng karangalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan. Ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring mag-aalay. Kung paanong mahal ako ng aking ama, sa inyo'y aking ipinadarama. Sa pag-ibig ko, kayo sana ay manahan. At bilin ko na kayo ay magmahalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan. Ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar.
Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon'y pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli po ang ating simbahan ng Quiapo ay nagpapasalamat muli sa inyong hindi lang pagsisimba, pagbibigay ng tulong, donasyon para sa ating mga gawain at programa. Ang inyo pong mga pinansyal na tulong at ibibigay pa ay maaari niyong iparating sa ating opisina at para po sa mga material na bagay, kagaya po ng mga bigas, noodles, dilata, kape, tubig at kung ano pa pong nais niyong ibahagi, maaari niyo pong idiretso sa ating Social Service Office sa Benedict Building. Ngayon ay Webes. Gagawin natin mamayang umaga ang iThursday, ang feeding program for the homeless and street dwellers. Hindi lang dito sa Quiapo, hindi lang dito sa Maynila. Sila ay mula na sa iba't ibang lugar ng Metro Manila. Last week, 184 na sila. Salamat po dahil kahit hindi nyo sila kakilala, ang inyong kabutihang binibigay, ang donasyon ninyong hinuhulog, ay malaking bagay para sa kanila. Ang Diyos ang siya nawang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus
Nazareno, di narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.